What's up mga kuya? Welcome back to The Techie Game. So, pag-uusapan nga pala natin yung channel name. Pinag-iisipan ko pa lang naman na baguhin ito. Pero, moving on to the topic of today's video, graphics cards mga kuya. So, matagal na akong di nakagawa ng video about graphics cards or pretty much any PC part. So, pasensya nga pala sa buko. Alam ko hindi pa ako napagpagupit quarantine here. Pero yun nga mga kuya, so alam nyo naman na sobrang nagbaba na mga prices ng graphics cards these days. Pero hindi nga yun yung main topic natin for today. So nakikita nyo naman tong post from Back to Gaming, shoutout nga pala kay Boss Mac. So kita nyo naman sobrang nagbaba yung prices ng graphics cards mga kuya, especially yung mga high-end ones. Wala pa akong balita, ewan ko mababa pa, for example yung sa mga 16 series na lang pala. So kita nyo naman mga kuya, ang RTX ROG po yan na 2080 Super is 24,490. Grabe diba? So originally talaga 49,510 yan mga kakuya. So wala pala dito yung 2080 Ti, pero yun nga, moving on nga lang po tayo mga kakuya. So kita nyo naman talagang ayan, very nice nga naman ang mga price ngayon. RIP nga pala sa bumili bago nagbaba yung mga presyo. Laki sana natipid nyo, pero that's how it is po mga kakuya. So kita nyo naman yung mga prices, take note nyo na lang ngayon. And ito nga yung post naman galing sa PC Hub. So kita nyo naman, RTX 2080 is mga kakuya, and pretty much the same price lang naman din dito. Yun nga yung sa 2070, ito naman yung sa 2070S pala dito, 2070 naman dito, and yung 2060S sa 2060 naman. Yan mga kakuya, The Tough Gaming for only 17,940. Grabe. Pero like I said, hindi nga po yan yung main topic natin for today mga kakuya. So take note nyo nga again yung mga prices ng 2080 Super. Pupunta tayo saglit sa tipid PC. So alam nyo naman, pagdating sa mga second hand PC parts or pretty much kahit anong tech related gadgets, ganun, dito kayo magsa-search sa tipid PC. So eto nga, mag-search tayo ng RTX 2080S mga kakuya. So ay, ba't ganun? Walang lumabas. 2080 na lang siguro. So, ayan nga mga kuya. Kita nyo naman, mga second hand, pero wow, the prices, mga kakuya. Grabe, no? So, ayan, kita nyo naman, yung iba dyan, matatagal na. So, understandable naman na hindi sila updated sa prices. Pero itong mga recent na to, ito, at kita nyo, September 14, 30,000 binibenta. Kahit special edition pa yan, ROG Strix po mga kakuya, makakuha ka na ng ayun, under 25,000 pesos. Tapos ito binibenta pa 30,000. Hindi pa nga, ay yung super na nga ito. Ito super, ito hindi pa super, ito hindi din super, palit naman ito na Jetstream. So kita nyo naman na second hand ito, kasi sinasabi niya na ano, already used nga with shop warranty. So ang sinasabi niya, yung sa PC Hub nga, complete with box and receipt. Pero for an ROG Strix RTX 2080 Super na mga kuya, 2080 Super na po, take note po, 24,500 po, brand new yun. So hindi naman sa binabash ko si kuyang nagbebenta nito o si ate, pero shame on you po for selling a RTX 2080 non-super at this price. Ewan ko, magkaka-issue ako sa ginagawa ko to, pero tapos tingin naman natin sa ano. Ewan ko kung isa-isayin ko pa talaga to. Punta naman tayo sa RTX 2070 mga kuya. So nakita nyo naman kanina, nasa 20,000 na lang. Yeah, 2070 Super, 20,000 na lang mga kakuya. 21, 22, 20,000. Tapos wow, kita nyo naman ito. Ito mga September 14 pataas, since na recently lang na ano yun, hindi ko ano yung mga nasa baba na to. Actually, ito medyo understandable naman to. Ito din, EVGA na RTX 2070, 21,000 lang. Okay naman yun. Pero second hand pa din ito mga kuya. Again, brand new, 20 to 22,000. Brand new na po yun mga kakuya. So, ito naman, 25. Same price na binibenta ng 2080 kanina. I mean, halos konti lang naman yun yung difference. Basta parang close na lang yung performance ng 2070 Super sa regular na 2080. So, ayun. Ay, actually, ito nakalagay pala, brand new, sealed siya. In-specify ni seller yan. Not sure kung ano store ito mismo, pero may 1-year store warranty ka nga. Pero ang pagkakalam ko nga, sa PC Hub, 2-year warranty. Oo, yun naman yung 3 years. 2-year warranty ata yun mga kakuya. So yun, gets nyo naman yung pinapoint out ko sa video na to. So hopefully this video serves as a parang enlightenment, or hindi naman enlightenment, okay naman yun, para maging updated kayo mga kuya and make wise decisions. So wag muna kayo bumili ngayon,
in the used marketplace, Facebook marketplace. Oh, mamaya titignan natin yan. So the best way to go about this is to buy brand new from an actual store. For example, PC Hub, mga kuya, or kahit saan man na store na, well, they have these prices, mga kuya. I know that some stores, some shops, still sell them at ridiculous prices. So take note nga po yung mga prices na ito, mga kakuya. And ayun, hopefully makatulong nga ito sa inyo. So moving on nga po tayo sa Facebook Marketplace, mga kakuya. Same concept din naman ang gagawin natin. So search nga po tayo ng RTX 2080. Wow! 3440, 25, 30K! So wow! So ito na nga po tayo, mga kakuya. So gets nyo naman yung pinapoint out ko. Buy brand new now. Huwag kayong tumingin sa tipid PC or Facebook Marketplace ng mga second-hand na graphics cards, especially yung mga high-end ones, yung mga RTX series. Ewan ko, hindi din nga pala ako updated sa mga AMD Radeon graphics cards. So, ayun, alam nyo pa rin naman yung pinapoint out ko sa video ko na ito, mga kakuya. And ayun, parang moving on nga po tayo sa second part of this video. Ayun, parang part 2 na nga po tayo. Mukhang issue pa din ang bottlenecking sa karamihan ng mga PC gamers. Hindi naman yung issue. Gusto nilang gawing issue yung bottlenecking. So, alam nyo naman, gumawa ako ng video dati about bottlenecking and how I feel about it. Yung parang masyadong dinidiinan ng pansin. Tama ba yung term na yun? Dinidiinan ng pansin? O basta yun, masyadong inaano ng pansin ng mga tao. So for example lang naman, mga kuya, so itong bundle na to from ECPC, B450 with a Ryzen 5 2600 for 11199. So palagay na natin na may kasama tong RX 570 sa bundle na ito. Tapos may makikita akong comment dito na, ay, yung bottleneck niyan, huwag niyong bilhin yan, hindi yan good value. Like, really, bro? Again, mga kuya, kahit 1 or 2 year old na tayong video ko na yon about bottlenecking, hindi nyo kailangan i-stress sarili nyo dahil bottleneck ang system niya, mga kuya. So, just citing another example here. So, ito naman, galing naman ito sa Chipid PC. Hindi ko na kasi makita ulit yung post na nakita ko dati since nainis nga ako doon sa nag-comment na, ay, bottleneck yan, huwag nyong bilhin yan. So, ito na po tayo, mga kuya, with an i5-9400. So, ayun, palagay na nga natin. Nag-example lang ako dito nga, again, mga kakuya. Ayun, for example, i-pair natin to with a 1660. Good value graphics card, of course, pero ewan ko na lang since na nagbaba na nga yung presyo ng 2060. Pero yun nga, palagay natin na pinair ito, yung bundle na to with a 1660 Super. Tapos may nag-comment na, ew, bottleneck. Bottleneck yan, kuya. Turn the bloody benchmarks off and play your games! So obviously, you don't want to pair something like an iCree 9100 to an RTX 2080. But of course, as long as na good yung combination mo, for example, in my system, for example lang naman, a Ryzen 5 2600 with a 1660 Super. So that is a solid combination, mga kuya, for the most part, please. Huwag nyong i-stress sarili nyo dahil may bottleneck ang inyong system. Take note, mga kuya. Bottlenecking is something you can't get rid of completely. So kahit ganong ka-powerful pa yung setup mo, you can't completely get rid of bottlenecking, mga kakuya. Take note po. So wala naman ata akong nakalimutan. So of course, leave a like if you did, mga kakuya. Dislike if you feel like you have to. Please. Kung magsasubscribe lang naman kayo, turn on notifications since na karamihan sa mga viewers ko hindi nakakakuha ng update sa mga videos ko, latest videos ko. So ayun lang naman po. So yun nga, mga kuya, if balak nyong bumili ng mga fairly high-end na graphics cards or yung pinaka-high-end from last generation, then just buy brand new. Depende sa store na bibilan nyo, of course. And of course, if you guys have any questions, just leave it in the comments and I'll do my best to answer them. And of course, mga kakuya, donate to my PayPal to support the channel. Watch me on my Shopee Lives where I talk about random shiz. Like my Facebook page and follow me on Twitter for other updates and announcements. Again, mga kuya, medyo matagal ko na din pinag-iisipan to, pero ewan ko, bala ko lang naman i-change yung channel name natin. So, ewan ko, ano thoughts nyo dun? Hindi ko muna sabihin yung channel name na iniisip ko ngayon. Pero update ko na lang kayo, mga kuya. So stay safe, stay indoors, stay healthy nga po tayo. Drink your vitamins, especially vitamin C. And stay COVID-free nga lang po tayo, mga kuya. Huwag na lumabas kung hindi kinakailangan. Thanks for watching and I'll see you guys in the next one. Peace!